Numisan daw po merong isang kwento tungkol sa dalawang bata na nakatira sa Africa. Ang isang bata ay Muslim, ang pangalan niya ay Yasir. Ang isang bata naman ay Kristiyano, ang pangalan po niya ay Zachariah. Kinamumuhian po ni Yasir si Zachariah dahil lang siya ay Kristiyano. Yasir belonged to a fanatical Muslim family at ayaw na ayaw nila ang mga Kristiyano. Kaya nga sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pag pumapasok daw sila sa eskwela, Yasir was always bullying Zachariah. Nung minsan na araw, si Yasir, kinausap niya mga kaibigan niya, na aabangan daw nila si Zachariah sa gubat at papatayin nila. Nung gabi na, inabangan daw nila si Zachariah na dumaan. At nakita nilang padating siya, linundagan nila, pinagbubugbog nila, binali nila yung kanyang paa. Sumisigaw daw si Zachariah, pero tinakman daw ni Yasir yung kanyang bibig para siya ay tumahimik. At nung naramdaman na daw ni Yasir na hindi humihinga itong si Zachariah, iniwan po nila para mamatay doon sa gitna ng gubat. Pagkatapos po noon, hindi na nila nakita si Zachariah. Iniisip nila na patay na siya o kinain siya ng mga hayop doon sa gubat. Kinalimutan nila si Zachariah at nagpatuloy daw sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pananampalataya, nagpatuloy pa sila sa kanilang pagdarasal. But one time, Yasir felt ill. Hindi daw po alam ng kanyang mga magulang kung anong gagawin nila para siya ay mabuhay. Hanggang meron daw po mga misyonaryo na Kristiyanong napadaan. Binisita siya, binigyan siya ng gamot, at pinagdasal siya. And like a miracle, gumaling daw po si Yasir. Magsimula po noon, nagbago po siya. Nagkaroon siya ng kagustuhan na malaman kung sino ba si Jesus. Nung nalaman ng kanyang mga pamilya at magulang na siya ay nagbabasa ng Biblia, sila'y galit na galit at itinakwil itong si Yasir. They said that he was already dead for them dahil lang sa pagbabasa ng Biblia, dahil lang sa pagtatanong kung sino si Jesus. Inilibing pa nga siya. Kumuha daw sila ng isang kabaong at pinakita sa kanya, sabi nila, patay ka na para sa amin. At inilibing daw yung kabaong na nandoon yung kanyang pangalan. Umalis si Yasir hanggang siya'y nagpabinyag at naging isang Kristiyano. Until one time, in a conference, merong isang pastor na lumapit sa kanya at nakipagkwentuhan sa kanya. Sinabi niya yung kanyang conversion story. Pagkatapos siya nagsalita, itong kanyang kausap, tinanong siya, Yasir, don't you remember me? Pinakatignan po niya at hindi niya maalala. At sinabi nung kausap niya, I'm Zachariah. Nakalimutan mo na ba? At doon po niya naalala yung mukha ni Zachariah sa gitna ng gubat nung tinatakpan niya yung bibig niya at pinapatay niya siya. And he felt so ashamed of himself. At pumasok ang malaking lungkot sa kanyang puso. At hindi po daw niya alam kung anong sasabihin niya kay Zachariah. Hanggang tinanong po niya, paano mo ba ako mapapatawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo? At sumagot daw po itong si Zachariah, sabi niya, Yasir, from that time that you hurt me, I always prayed for you. Binigay daw po ni Zachariah yung Biblia kay Yasir. Binuksan ni Yasir yung Biblia at nakita daw po niya yung pangalan niya nakasulat doon sa Biblia. How can we forgive those who hurt us? Posible ba na maalis natin ang galit, puot, at ang ating pong kagustuhan na maghiganti sa iba? It is possible, but only through prayer. It is possible, but it is only through the help of Jesus. Napakalakas pong damdamin itong ating kagustuhan na maghiganti. And it can only be countered if we never stop praying. If you do not deeply and intensely pray, that deep and intense desire to take revenge will never go away. And remember, without Jesus teaching us, guiding us, and blessing us, we can never love God.